Ayun, no? Ayan, guys. Once again, this is Lakay C. Gab. At kung first time nyo makatalaw sa aking channel, don't forget to subscribe and click that notification bell para po mo notify ka sa aking mga susunod pang mga uploaded videos. Ayan, guys. In this video po ay magbibigay lang po ako ng advice at mga konting tips po regarding po sa pag-YouTube bilang influencer, bilang YouTuber or vlogger, para po ma-encourage ko naman kayo na gumawa ng inyong video para po ma-improve ang inyong paggawa ng vlog. So yun na, guys, in this video po ay kailangan ay nais ko lang po magbigay ng kaalaman at konting idea regarding po sa pag-YouTube bilang influencer, bilang YouTuber, and bilang vlogger. So para po sa mga gustong mag-vlog for the year, mag-start po ng 2020, alam niyo na po, may idea na po kayo. So yun na nga, guys, at ang tatalakayan natin ay ang salitang ito. Team. So in this video, guys, gusto kong matutunan niyo ang salitang ito. O ito. Ayan po. Bago po matapos ang video ito, ay tatalakayin natin ang mga salitang ito. After po ng upload nito, ang palabas nito, ay dapat may matutunan kayo sa salitang ito. At under po ng team ay meron din po tayong tatalakayin, at sana ay subaybayan nyo ang video kong ito. So ayun na nga, guys. Ang topic na ito ay may pinamagatang team. So, ang salitang ito ay ginagamit natin pang araw-araw sa ating pamumuhay, sa opisina, sa trabaho, sa bahay, or saan man. Pwede mo rin gamitin ito sa love life mo, sa asawa mo, at sa pag-asawa, ganun. So guys, ang salitang ito ay team. So, i-apply natin ang word na to sa pag-YouTube, sa ating pag-vlog or bilang influencer. Dapat kailangan natin itong word na to, team. Dapat may teamwork tayo, guys, para po pag-unlad ng ating ekonomiya sa ekonomiya ng YT. Ayan. Ang pag-YouTube kasi, the guys, ay dapat may team. May team kayo sa isa't isa, at dapat kailangan ng mga team players para ma-improve ang inyong mga channel at umangat ang inyong mga subscribers, at mag-improve po ulit ang inyong mga palabas. At syempre, matulungan din natin ang mga nagsisimula pa lang na mga vlogger o YouTuber na kagaya ko. Ayan, guys, disclaimer lang po. Ito po ay aking mga karanasan lamang. And of course, panitiliin nyo pong manood ng mga videos ng mga sikat na vloggers, yung mga tutorials nila, yung mga suggestions nila, mga tips nila, para po may makuha kayong idea kung gusto niyo magsimulang mag-vlog sa darating na taon, 2020. Ayan, guys. Ang vision natin ngayon ay sana ay 2020. What? Ako, guys, hindi 2020. Kailangan malabo ng mataon. So ang unang letter ng word na team ay T. So ang meaning ko diyan ay time. So dapat may time ka sa YouTube mo din, at kunyari of course, unahin din natin ang ating pinaka main na work, para po siyempre iyon ang ating di ba, ang ating source of income. So ang pag-YouTube, guys, ay talagang racket lang po natin, lalong-lalo pag na-monetize ka na. So dapat pagtuunan mo din ng time, mag-vlog ka, paggawa ka ng topic mo, kung ano yung mga gusto mong topic na discuss, or kung ano yung niche mo. Sa akin, guys, medyo malabo pa yung niche ko, kaya halo-halo pa siya. So actually, gusto ko rin next year mag-concentrate kung ano yung pinaka-niche ko talaga. So ayun, dapat time, dapat may time ka rin na mag-edit, mag-vlog, at para po maging maganda ang kalabasan ng inyong mga palabas. Dahil actually, guys, yung pag-edit ko ng aking video ay talagang minsan pinaglaluanan ko ng time din, pag wala akong mga pasyente. So upo ako sa isang tabi, at ako ay magdudot-dot. Yan, sabi ng mga ibang kasamahan ko dito, "Oh, anong ginagawa mo?" Yung pala, nag-edit ako, guys. Siyempre, naabang nakantay ako ng patient, kasi minsan mamaya, balik ka mamaya. Ayan. So upo ako sa tabi, o kaya dito sa may sasakyan, at ako ay mag-edit. So nag-edit ako ng aking mga videos. Dapat may time talaga para po maging maganda rin sa paningin ng ating mga organic
viewers at sa ating mga kapwa vloggers or influencers. So ang next letter natin guys sa salitang team ay letter E. So ang meaning ko sa letter E na to ay bibigyan ko siya ng eagerness. So dapat talaga guys ma-eager kayong gumawa ng inyong mga palabas at talagang kung gusto mong kung passion mo tong mag-vlog o mag-YouTube, ayan, dapat eager kang gumawa at syempre dapat may time kang gumawa na rin ng inyong mga magandang vlogs. Dapat ayan, para ma-encourage din yung mga kapwa natin na magsisimula pa lang na mag-YouTube sa ngayon, lalong ngayon sa darating na bagong taon. So dapat ini-encourage ko sa inyo na mag-vlog kayo kung talagang may time kayo at passion nyo ang mag-YouTube. Ayan, gawin nyo guys. So ang pangutlong letter po natin na tatalakayin sa salitang team ay letter A. So ang A sa akin guys ay dapat meron kang aim. At dapat talagang kung aim mo talagang kumita later on, ayan, dapat magsipag kang mag-upload, mag-edit at mag-vlog kung gusto mong magbigyan ng mga topic or kung ano yung passion mo talaga na bilang isang vlogger, YouTuber. So dapat meron kang aim. At syempre guys, isa pang meaning ng aking ng salitang team na letter A ay ang awareness. So dapat aware ka sa mga bagay-bagay sa kapaligiran mo, lalong-lalo na sa policy ni Lolo YT. Dapat aware ka sa mga kanyang policy, lalo sa mga palabas na ina-upload mo, yung mga bata na fino-focus mo sa iyong video. At lalong-lalo yung mga nudity, ayan, bawal po yan guys. So dapat aware ka din sa iyong ina-upload. Ayan, para po maging safe ka sa iyong under review ni Lolo YT. So dapat aware ka sa kanyang mga policy. Magbasa-basa din po tayo kung may time din po kayong magbasa ng kanyang policy para later on tuloy-tuloy ang pag-approve ni YouTube sa inyong channel. Ayan guys. So ayan guys, ang huling letter po ng salitang team ay ang letter M. Ayan, si Mr. M, si Miss M, ayan, yan po ay ang ating monetary. So later on guys, pag okay na yung channel mo at na-monetize ka na, ayan, pwede lang kumita ang iyong mga palabas, ang inyong channel. At ayan, pero hindi naman ganun kalakihan ang kita guys, at least meron tayong parang ano lang to, parang talagang racket lang. So meron kang pangalawang trabaho, pangatlong trabaho ang pag-YT. So dapat talagang sipagan mo rin gumawa ng video, gandahan mo ang iyong mga pag-i-edit para po matuwa naman po ang ating mga subscribers or ating mga organic viewers. Ayan, dahil sila naman talaga ang target natin, di ba? Yung mga organic viewers natin. So later on, magkakaroon ka ng syempre money or ma-monetize na yung channel mo. Syempre dapat sipagan mo talagang mag-upload. Later on, malay mo, mag-trending yung video mo. So, ayun, doon kakikita guys. At malaking tulong din to pag kumita na ang iyong mga palabas. So guys, under ng team ay meron tayong i-discuss na mga salita na dapat natin isaalang-alang sa ating pag-YT. At sana ay magawa natin ito sa ating channel para po sa ikauunlad at ikagaganda ng ating mga palabas. So unang-una natin i-discuss ay ang facilitate. So under po ng team, dapat facilitate. Dapat may facilitator ka. So ibig sabihin nito, kung ikaw ay mahilig mag-live o mag-LS, mag-live stream, so dapat magkaroon ka ng facilitator sa inyong live stream. So, yung sinasabi nila na jacket mo, bigyan mo ng jacket para mo po, para siya po ang isang bilang facilitator na inyong LS, dahil lalong-lalo pag ikaw ay medyo marami ng mga viewers. Ayan. Siyempre yung mga kunyari 100 na, medyo mahirap na yung mag-facilitate ng mga audiences mo o yung mga nakikinig sa iyo o nanonood sa iyo during your live stream. So dapat meron kang facilitator. So next, under po ng team again ay ang support. So support guys, dapat talaga ay may support tayo sa isa't isa. So hindi lang team,
dapat supportive tayo sa ibang mga subscribers, sa ating mga iba pang viewers din, at syempre lalo-lalo na yung mga nagsisimula pa lang na mag YouTube. So ayan, i-support natin sila, at syempre yung mga naghahabol ng kanilang watch hours, ng kanilang subscribers, ayan. Dahil guys, kung matagal ka ng YouTuber or influencer, syempre yung may mga experience ka na rin na dapat mong i-share sa mga gusto pang magsimula ng mag YouTube. Next guys ay ang participate. So participate guys ay para din sa support. So dapat maipag-participate ka kung ano man yung mga nag-LS o yung mga nag-live stream. Ayan, dapat mag-participate ka rin sa kanila kung ano yung mga ginagawa nila on air o kaya mayroon sila mga topic. Ayan, makinig po tayo sa kanila, lalo na pag ito ay tungkol sa pag-YouTube, pag-i-edit. Ayan, dapat na ipag-participate po tayo sa kanila, and of course support. So parang participate ay kaibigan ni support. So next na word guys ay ang motivate. So dapat talaga guys, dapat marunong kang mag-motivate din ng inyong mga kapwa YouTubers, mga kapwa vloggers. Ayan, dahil syempre nasimulan na nila ang pag-YouTube. So i-motivate natin silang gumawa ng mga video, mga palabas, para syempre sa kanilang ano na rin, sa kanilang kapakanan, and later on at kikita rin sila sa kanilang pag-YouTube pag sila ay na-monetize na ang kanilang mga palabas. Ayan, ang motivate. So next word guys ay ang encourage. So encouragement guys ay parang motivation na rin po. So ang encouragement ay syempre yung mga kaibigan nating kapwa influencer, vloggers, yung medyo nag-give up na sila na mag-YT or gumawa ng kanilang mga videos, dahil nga syempre minsan yung iba tinatanggalan ng watch hour, binabawasin ni Lolo YT. So dapat encourage po natin sila na huwag sumuko, at ituloy lang ang laban, kapit lang sa tibak. Dahil what? Guys, syempre ang pag-YT, talagang kung talagang passion mo talaga ang pag-YT, eh why not mo, oh, di ba? Ituloy-tuloy mo lang, ituloy-tuloy lang natin. Ako nga din minsan na na-discourage akong na-demotivate akong mag-vlog, mag-edit, dahil nga syempre kailangan natin ng supportive sa ating mga kapaligiran din at sa ating mga kaibigan. So dapat tayo ay maging motivational po sa ibang mga vloggers. Next guys, ang salitang word na coordinate. So ito guys ay talagang medyo ano din, kailangan din sa ating pag-YT ang coordinate. May kipag-coordinate ka sa mga ibang nagla-live stream o sa mga ibang subscribers, kung ano yung mga pakulo nila, yung mga pakanan nila sa kanilang mga channel. So kung kunyari mag-LS sila, so dapat makipag-coordinate ka rin sa kala, i-message mo sila ng private para ano, i-message mo sila ng private para malaman mo kung talagang mag-LS sila. So at least maabangan mo sila kung anong oras, anong araw ang kanilang pag-LS, para masupport mo na rin sila, at at the same time later on isusupport ka na rin nila. So ayun guys, lalo pag may mga palabas na sila, so dapat wag skip ang kanilang mga patalastas, at para po matulungan umangat na rin ang kanilang threshold o ang kanilang kita. Dahil guys, siyempre lahat tayo ay dyan naman tutungo, so dapat supportahan natin. Wag nating i-skip ang ating mga ads, ang kanilang mga ads, para po later on kung kayo po ay monetize din, so gagawin na rin nila, i-advise mo na rin sa kanila sa iba yan. Vice versa lang guys. Ayan. So next naman guys, ang cooperative. So it's like coordinate. So cooperative ka dapat sa kanilang mga LS, at dapat cooperative ka rin sa mga facilitator, ayan, sa mga nagla-live, kung mahilig kayo mag-live. At kung gumagawa kayo ng videos nyo, dapat makipag-coordinate rin kayo sa mga ibang YouTuber o vloggers regarding sa editing nila, kung ano yung ginagamit nilang application, and para po maturuan din po nila kayo. So dapat meron kayong coordination sa isa't isa para po umangat ang inyong mga subscribers, at umangat ang inyong mga viewers. Ayan.
So ang last guys, ito ang pinakamahalaga, ang collaborate. Collaboration guys. So kung may time kayo makipag-collaborate sa iba pang mga subscribers, ayan, why not na gawin ninyo para at least maiba naman ang inyong laman ng videos nyo. Kunyari, magkita-kita kayo, mag-eyeball kayo, at makipag-collaborate kayo sa kanila. Lalong-lalo na yung mga kunyari, mga medyong sikat na na vloggers or medyo umaangat na ang kanilang mga isda. Ayan, maraming salamat mga isda. At nagkita-kita kayo sa isang place, so pwede kayo makipag-collaborate sa kanila. At sa mga mahilig mag-smule, kumanta, ayan, pwede kayong makipag-collaboration ng kanilang mga kanta. So, kunyari sa smule, pwede kayong makipag-duet sa kanila. Pero pipiliin nyo po yung mga kanta na hindi CPR. Dahil syempre, alam nyo na si Lolo, yan, masi-CPR. At mamaya, ma-share pa kayo, i-share nyo pa ang revenue sa mga sa original. So, syempre, dahil kayo ang gumawa nun, dapat talaga yung i-upload natin yung mga kanta ay medyo tingnan natin sa ano, kung hindi siya CPR sa YouTube. Ayun guys, mag-ingat din tayo sa ating ina-upload sa mga CPR song at sa mga content natin. So, ayan, dapat talaga bantayan po natin at nga guys, dapat talaga ay tsagaan natin ang pag-YouTube at para kumita tayo later on. So, kung talagang passion mo ang pagbablog at pagtuturo sa camera or hindi lang sa camera, so pagtsagaan natin guys ang pag-YouTube dahil later on talagang meron naman tayong incentives na makukuha kay Lolo. So, hindi man kalakihan pero at least nagawa natin ang ating passion. Okay? Guys, maraming salamat po sa pag-antabay sa aking palabas. Sana ay marami kayong natutunan. Ayan, sa salitang team. Ayan, time, E, yung encouragement, effort, at yung A, aim, at meron kang, ang tawag dito. So, ayun na nga guys, maraming salamat po at pinagtiyagaan yung panoorin ang aking palabas. Sana ay may natutunan kayo sa aking na-discuss ngayon regarding sa word na team. And of course, under po ng team ay meron ding collaboration, andyan po ang coordination, coordinate, andyan din po ang facilitator, andyan din po ang what's next, motivation, at andyan din po ang participation, and of course andyan din po ang encouragement. Ayan, encouragement po ay talagang mahalaga din sa pag-YouTube dahil dyan tayo kumukuha ng mga lakas natin. Dapat meron din mag-encourage galing sa labas. Ayan. Maraming salamat guys, at kung first time nyo makadalo sa aking channel, don't forget to subscribe and i-click that notification bell para po ma-notify ka sa aking mga susunod pang mga videos. Ayan. Thank you very much guys and God bless. Like a Hellcat.